Terminal, Adyat Bulon, ay umahon sa malapit sa Jones Bridge. Lahat ng patrol cars na malapit sa port na iyon ay magtungo ron. Ngayon din, si Bulon, matagal ng wanted, ay nakasama sa kanyang taguhan. At ngayon ay nasa Maynila. Ito ang kinalang kontrabandista. Bulon, order, shoot to kill. Mahalang kayo.
Kapitbahay, palaging naminig siya. Sagat naglalamay, sa sipag walang sawang. Alon man ang tubig, dahil sa kanyang nasa. Patuloy sa hirap, sa tulong ni Batalan. Mabuti ho na. At saan ayon ho si Padre Garcia? Eh kung makatapos ho ako ng pagpapare, eh baka sakaling makuha niya akong kwadro sa simbahan ng siya ko. Bueno,
Pagkakulso naman po ngayon. Pangilinin sa din, Brother Torka, simbahan ng Yapo. Opo. Ay, salamat. Pwede makasami rin dalawa kong biyernes kung magsisimba ko. Ah, eh, lagi po nun eh, kunapan din daw. Sa ngayon ng Hukipa de Garcia, eh, nasipili rin niya ako. Masaliro ako sa klase. Sige, palino. Okay, minimundan ko, iniintindi ko. Parang ito si Manggorio. Oo. Sabi ko na, Ellen, baka rin ugo din ang pag-uwi niya sa Sinalo. Kaya nga naman, anak, baka wala ka ng masasya. Oh, isa inay, nanakas ako ko, saka na magbabalik. Ibibihir ako ba kasi kung ganito eh. Ang gari na ako sa inyo, no? Oo, oh, tapos naman ibibipat lang, uwi na ako. Paano rin? Paano rin kayo? Mauna na ako kayo, Ted, sa sunod na ako. Ano rin? Uwi na ako. Nagkasarapan kami ng kwentuhan ni Inang. Well, hindi sa inapro kita, ikaw rin. Baka ikaw ay wala ng masakyan. Eh, narin pa ba yung jeep ni Narkilano? Aray siya nga, no? Pakalain niya siya. Tignan ko. Kuya, baka wala kang balita na magaling niya sa klase niya, sa corner. Siya nga? Oo. At ang sistema mo niyan, hindi ko pa nakitang humawak ng libro yung taong yan. Iniisip pa lamang nung mestro niya, nasa sa ulo niya. At malamang maging scholar yan. Ang tanongin natin si Brad, ito ba naman pagkapasok mo sa seminaryo talaga ang totohanan ito? Totohanan ito? Eh, baka naman ito eh, agad sa primero lamang. Ah, hindi, nako. Oh. Ibahin mo ako. Matutupad na rin yung kagaganon mo. Wow. Pa, tila yata nakakasayahan kayo ah. Iba, minsan-minsan na ako kami makita eh. Amen. Tinuhin mo na ang kuya mo, baka wala nang masakla. Oo nga, ititinan mo yung jeep eh. Ah, sa sandali lang. Siya nga pala, baka na mapadaan ka sa downtown. Pakibili mo nga ng lipstick ang nga lang. Si Tony, katulad mo, no? Di ba? Ilan, lalakad na ako kami, ha? At Tony? Oo. Mabuti na rin yung lipstick kayo. Ang batang ito, nilolo akong loko, ha? Wala ko sa sarili sa ito. Sorry sa lahat ng mga nagawa. Si ko ina na ko sa tuloy. Sinara sa po. Tony, wala na kung siya lang maliliwanag sa pagkat. Ayaw ko na. At ang isa pa ay hindi kayo magkakaunawaan sa pagkat ang ating buhay magkaiba. Ibang ating panakar natin. So ay nagkakasya na lamang dito sa ating naayon na ito. Samantala nga po ay ibang uri ng kaligayahan ng lahat na ito. Maaunawaan yung balang araw. At ang isa pa ay nakahalata ako ako isang bibig na lamang nakakadadagdag dito sa atin. Kaya sa mabuti ko, tumilinom muna ako. Brian eh, hindi ka namin pinaalis. Kahit na kami magkahirap-hirap, kapatid kita, maski ang nanay, hindi ka pinaalis. Alam ko siya. Ako ang puso na maaari. Lagi ko siya sinabi. Magkabit ko ngayon. Maaari ako'y magkakwasa. Kaya sa mabuti ko eh. Tingnan natin. Kung ano mangyayari, baka nga magkatotoo na ako'y magkarnas. Hindi ka pala. At saka na ako babalik ng buhay. Makababayad ang pati. Emily, hindi tayo magkita ulit. Pag-ano, Jenna? Emily! Bakit hindi? Pagpukunan dalit ko. Hindi nang ibig sasabihin. Pagkatapos nun. Hindi man narinig at sinabi ko. Kapag ako'y may salapin at saka ako babalik dito. Ayan. Samantala ay ako'y may panahon. Masagot-sagot ako dito. Iyak ito ah. Kasi. Saka na. Pag ganyan ang sinabi niya, na ang balik niya kapag may salapin na siya, ay totoo yan. Hindi pa ko kayo sa taong yan eh. Umiiyak ka. Ha? Wala. Hindi lang ang mata ko. Sinukas ang mga paago ang mga lansang. Kumatapagol sa mga pinto ng mga bahay kalakang. Lakad, pakiusap, lakad. Ang halap ni gawain, kapatid kay sa atin ang kabulayan. Habang ako lumalaman, mukha naman lalong lumalayo sa akin ang kamalasan. May mga aral na nais ko na magpansaan. Ano nung ako'y pinaignan ng kawalang pag-asa? Ngunit lagi ding naghahari sa akin ang kahihiyan.
kaya init ng araw, lamig ng gabi, siya kung laging kaulayo sa pagsabalik. Hanggang saan kaya ako titigis ng tala? Hanggang kaya? Emeng, sandali na lang ha at mainin na ito. Siguro gutom na gutom ka na. Hirap na rin nag-iisa ha. Eh, paano? Wala ka nga ba makita, trabaho? Wala ka ako eh. Kumawala ng pag-asa. Alam mo, hindi naman siya tinataboy kita ha. Ang mabuti ata eh, bumalik ka na lang at makasama-sama kayo. At hindi ka bumalik kanila na makasama-sama na kayo at makatulong-tulong. At isit-isit ang kahit na kita. Binanggit mo ba ito, Emeng? Alam mo ba ito? Tapa ka ng tao sa gitna ng daan. Kung matalisit mo, iila-ilan lang. Di ba? Ngunit pagkatapos, pag ikaw ay namatay, bato ang tatapak sa bangkay mo naman. Tama yan? Sino mo ang bato sa ilog? Kapag nasa gitna, makinig, maganda. Batong nasa tabi, bahay ng talaba, sa dlaga ng dumi at nilulumot pa. Oh, batas ng buhay ang ayaw kumilos. Habang tumatanda ay lalong nilulumot. Eh, kumikilis ka naman. Eh, hindi na narapat siya. Kaya mo wala na pag-asa. Ang sabi mga maralita, ay parang batong brilyante. Bato nga, pero brilyante ha. Maralit ang tao, batong itinapon sa lusak ng palad ay palaboy-laboy. Nag-aral at, aba, noong makaahon, sa mahirap pala naroon ng marunong. Iyon sa sabi siya yun eh. Ah, tino mo. Tatlong tungkong bato. Tatlong tungkong bato nung natuwang-tuwang, eh nakaluto ka ng kanin sa kanan. Gusto ka sinay. Nasuno ka sinay. Mata siya ang matamay sa liwanag na araw eh. Permikad yan. Nalulungkot ako sa bahay eh. Ah, sabihin mo dahil siya hindi mo nakikita si Emeng. Po, hindi mo na. Ay, alam ko yan. Puputi ba mo ako ng galit sa'yo? Ha? Eh, alam mo si Emeng ay nasa bahay. Po. Ayaw lang mo siya niya. Kaya kung meron kang konting pera, bigyan natin. Kawawa naman. Ilang magas na yung tao. Oo, eh. Kailan ako pupunta? Ngayon mo ba? Huwag mo na. Dalawang oras pa. Mula ngayon. Mag-uusap mo na kami. Pero masama sa mata mo yung inig na araw. Si Mang Ibyong ay kaiba sa lahat. Siya ang tanglaw sa dilim ng buhay ko. Kinupkup niya ako, pati ng aking mga pangangailangan. Pagkain, sahig na matutulugan, hanggang ang sigarilyo. Siya pa rin ang umako sa akin. Pagkatapos ng isang agahan namin, sinabi niyang mayroon siyang isang sorpresa para sa akin. Ako'y namang ha. Ano kaya ang surpresa ang naihanda sa akin ng aking kaibigan? Oring. Paano mo na naririto ko? Sabi ko ang matigas. Paparito ka raw. Kaya sabi ka sa tali ako. Ito yun, Emeng. Tagat, magbubagas sa ako ng paha. Nakakain ko lang. Ito yun, ang kumpala. Ng kamay. Wala pong maliwanag eh. Bakit ayaw mo pong umuwi? Magpapatuloy ka? Baka wala kang kwartang nagagasto. Meron naman.
Clear na ang konti ko at ang naiisan. Isang piso lang eh. Para kaya pa. Huwag na. Sige na, Amy. Huwag na kami na ito. Ito ba naman kauting bagay niya na ayaw mo pagtanggapin? Ikaw ang bahala. Salamat, Audrey. Bigla ko na lamang naalamanan na ako'y nasa tiyan. Hindi ko akalain itong pagparito ko sa pook na ito ay siya magiging simula ng pagbabalikos ng aking buhay. Ako'y nanahimik. Nang bigla na lamang ako nakarinig ng isang putok at habulan. Tigas mo, ha? At yung butom lang tayo. Kung gusto niyo, parang tigas na rin yun. Hindi natin, boss. Parang tayo madali. Wapaya ka ba? Mas bonde. Hindi tayo maling maging delikado. May hindi lang tayo. Sige, buksan mo na. Ang makuha mo sa'yo. Dali ka! Mahas na ko yun? Oo! Ito. Sige mo na. Set ka pala, eh. Sige, buksan mo na. Kung kayo ay marunong lamang at kung kayo matuto,
Alam niyo, ang hirap sa inyo. Kayo ay nag-ooperate ng malapit sa Manila. Peligroso yun. Ngayon, kung kayo ay maglulunsan sa malayo-layong lugar katulad ng tabi ng dagat, ilang mabuti. Alam niyo yung diferensya niyo. Matatapang nga kayo. Mahihina naman ang utak niyo. Aba, hindi mo mahina utak nito. Talaga humalang utak. Magaling. Ipinasal na simula na mabuti sa mahan, ha? Kung tayo ay magkakaunawaan. Ah, regreto mo. Tama na kami sa iyo. Magmula ngayon, ang itatawag niyo sa akin ay... Kulot. Lamang, kulot. Hindi niyo kailangan ang tunay kong pangalan. Kulot daw. Tandaan niyo, ha? Yan. Kumpartin niyo. Ang galing, boss. Talagang bilip na bilip ako sa'yo, boss. Hindi naman ang mabuti. Kami nakirap dito, eh. Pagkatapos eh, kami pa pinapansyan ngayon. May reklamo ka ba? Tama! Tama, boss. Ganun eh, lalakan ako. Okay, dito kayo, at ako'y haanap ng opisina natin sa tabi ng daga. Arreglado, boss. Huwag mo lalaman naman kasama mo, ha? Ay, hindi, boss. Marami pa kayo ito, boss, eh. Ito, marami ito. Ganito pala ang maging kontrabandista. Papanganib, ngunit pasalapin naman. Sa mga konting kalakalang nailulog siya sa gitna ng daga, na siya namang sinasamsam namin, na ipagbibili namin ang malaking halaga. Mga hiyas, mga pwede ng gamot na kontraband. Napakadaling hanap buhay pa siya. Mayroon lamang mga tapat, nakatulong at nakasaloob. Ang batas ay kalaban na. Ngunit sa palagay ko, hindi kasalanan ang gumawa nito. Ang kasalanan ay kapag ako'y nahuli. Basta't makapagdudod ng salapi ay mabuti. Yan ang naging patakaran ko. Ngunit ako'y mayingat. Bagamat bago pa ako sa hanap buhay ngayon, lagi akong nakahanda sa biglang pagsalakay ng mga alagad ng mata. Andrea! Ako? Matagal na kita na natin, Adriana. Kaya nga. Bakit po? Bakit eh, dalawang buwan na itong ilo ninyo. Hindi niyo binabayaran. Kayo din, papabitin na ako sinito. Eh, siya ako, nakakalimutan. Sorry, mo. Tayo na magbayad siya, hindi na. Oo. Ayun, babayaran ito. Kapadre, para na. Salamat. Ang hirap naman yung kapapuhay. Umuhusay na ang aking pananag. Lalo dumada. Ang laki ng pinagbago mo ngayon, ha? Sino ang sasak sa kanina? Saan pa lang ang kapat? Dito pa naman ang kaya? Kaya nga kong iupang, pati masumuli ang tatlo. Mabuti kong gayon. Luluto ko lahat ang ulam na ibig ko. Ay, tutulungan ko eh. Huwag na, maiwan ka na rito at mag-uusap sa'yo. Tesla, hihintayin na kita sa bahay, ha? Ay, na. Napakamagpalo na isang lalaki na pagkala ito yung nakatulad niya. Okay, talaga. At ikaw naman ang laging nasa isip niya. Sino mo tarantan-tarantan mo ninyo? Hindi malalaman ako ang ibig ito para sa iyo. Dala mo nag-aalala sa akin? Aba, hindi. Kanina ka. Wala. Ayos na pagpasta ng dagat. Hindi rin pala nagbaba doon. Hindi nga, sapagkat yan pa rin ang tubig. Yan pa rin ang alon at yan pa rin ang buha. Ang nagbabago lamang ngayon taong sinisinig. Sakit bang ulo mo? Konti. Ibas ba lagi na kasa? Hindi nga eh. Eh, baka dahil sa mga mata mo. Baka sakali. Pwede na sa bahay. Sumasaaro yan. Ba, kung kasabi mo, gusto mo kong marito dito? Wala kaya, pero kung nakasasama naman sa'yo, dito na tayo. Bari na. Eh, baka naman kung ano iniisip na hindi mo dapat isipin.
paglaro eh. Bakit mo na isipan yun? Kung gusto mo sa ako. Ganun ako eh. Kung maisip mo ko yung gagawin ko. Pag hindi, makakasakit ako. Bakit magkasakit? Baka yun yung sinasano na makinay. Sana? Oo. Sa pasok ko. Ako na magdadala. Good. Ang paa mo. Hindi ba, ito. Salamat. Aba, titignan ko kung nakapagbuto na natinay, ha? Oo. Ah. Kailan nyo na? Nanay! Uy, ano? Nanay! Kailan ka ba? Ngayon lang. Ang nanay, nakita mo? Wala, nagkausap na kami. Kamusta? Si Orin, nakita mo na. Ah, nagtagpo ko nga kami sa tuloy. Salamat na, pasyan ka rito. Eh, sama kayo galing yan. Nagtinda kami ng mga limang at saka itong limang sa palitin. Gaya rin ang sakit. Gumaganda yata kayo lalaki, Ma'am Goryo, ha? Pagkakas lalo lang mo mukhang bako ko. Ay, tatabi ko lamang ito sa kabilang bahay, ha? Baka nga alis at marami tayo sa buong sabal. Tuwi kami magdadaldalan dito at magkukwento at ikaw wala mo magbisa nga rin mo. Kasi pag nakita nga, wala rin ako. Ano, kumusta? Kumusta ang buhay? Eto. Mabuti na pa rito ka. Bad ba? Bakit tayo na ba akong pumunta rito? Ah, hindi. Hindi mo naiintindihan eh. Ang ibig ko sabihin eh, ang nanay. Alam mo, simula nung umalis ka, para siyang iba. Eh, mabuti naman ang nanay. Ay, hindi. Hindi pa like ang tibo. Nalulungkot siya. Yan, dadadal nagtatrabaho. Pero alam ko ikaw ang inaalala niya. Alam ko ang dahilan niyan eh. Bagamat hindi niya sinasabi sa akin. Dahil sa pagkakaalis ng dalawa niya, anak. Ikaw, at saan ka? Eh, anak pa naman ang Brad. Eh, ang Brad, eh, magpapari na. Alam mo, maging meeting natin sa linggo. Sa linggo, alam mo ba yan? Oo, alam ko. Eh, inaakala niyang tayong lahat ay makikita noon. Inaasahan niya yun. Eh, yung pala'y napaaga pa. Eh, di lalo siya mong sasayahan. Kaya, ako rin eh, nasisiyahan ngayon. Naalala ba ito ang mga sinabi sa mga binamari mo? Ako'y hindi babalik hanggat ako'y wala. Bakit? Ngayon na tayo ngayon, sir. Kahit na konti. Ba, magaling kung gano'n. Nene, handa na. Halika na, Ibo. Ilang, kung araw-araw ay ganito ang kain ko, ako talaga puputok ako. Naibigan ba, Luther? Masyado, napakasarap. Kaya lagi kang papa nito. Aha. Alam niyo na, sa downtown kumakain ako. Hindi naman ako nabubusog kahit na kailaki ng aking binabayad. At ito yung huwag niyo itutuloy na binabayaran ko kayo, ho. Ngayon, tanggapin niyo ang kwartang ito. Naku. Akala mo naman kung sinong maraming kwartang ibabayad. Oh. Aba, saan mo kinuhang napakalaking kwartang ito? Huwag na kayong magtatanong ako, Pastor. Tanggapin ninyo. At yan eh, huwag kayong bibili ng kasangkapang para sa bahay. Yan eh, para sa inyo lamang. Inyo lang. Bumili kayo ng damit na magaganda, baya, sapatos, butito, at saka suklay na magaganda, ha? At na magbuka naman dalagahin ako, ha? Ito na mga anak. Alam nyo, ilang iba na ngayon yan. Bigset na. Aba, munti kong makalimutan. Kaya pala. Ah, ako ba? Huwag na, hindi na. Oh, ito naman to, ito. Huwag na ako, lalahanin. Sige na, o. Pagbabalot kita nung ulam na gusto mo, ha? Kaya bahay lang. Kukunin ko yung balutan. Sandali lang. Dali lang yun. Mukhang nag-Santa Claus tayo, Igo, ha? Yung Santa Claus, namudmod. Ha? Mang Goryo, mali ko ba kayo makalimutan? Yung nga rin na kayo. Ito. Kurento sa'yo kinis ito, ha? Ah, kurento ba? Parang 20 lang. Ay, naku, ginawa sa inyo. Ay, hindi na kayo maglalakad niyan. Silibrasa sa bayan. Eh, kung itong talagang para sa akin, hindi mali. Ngunit gusto kong malaman mong night ko pa rin ang iyong tagumpay. Ano iyo, ha? Mang Goryo, nagsisinti naman kayo kaagad eh. Ito ni Jess talagang para sa inyo. Ayan. Sinasabi ko na mong binibigyo ko na ito eh. Babalik ka rito ulit, ha? Oh, bakit yung tatatak mo? Ay, nan. Ano? Madali na lamang iyo. Bye. Akala ko hindi na kita maaabutan eh.
Bakit? Saan ka ba nagaling? Diyan lang. Nanuha ako ng bulaklak. Eh, bakit ka nagmamadali? Eh, gusto ko lang sana eh. Nandito ako bago ka umalis. Eh, bakit mo gusto na rito ka bago ako umalis? Hihilingin ko sana sa'yo na kung maaari, bumalik ka naman sana umalis ito. Alam mo rin, binabawi ko sinabi ko sa'yo kanina. Na? Na mga mata ko lamang naninibago. Talaga palang maganda ka. Salamat, napansin mo rin. Oh, totoo yun. At alam mo, habang kita'y pinagmamasyal, lalo kang gumaganda. At de bulaklak ka pa. Ano ang bulaklak ka? Huwag mo nang itanong at kaya hiyakan. Hindi mo ito, pero tinatanong lang. Ano nga? Huwag mo na sabi mo sa mga. Wait. Bakit? Sumasakit ba mga mata mo? Konti. Uy, pag-iingatan mo yan, ha? Sayang yan. Ang gaganda pa naman. Hey, Meng. Hmm? Ito na yung pagkano. Ha? Ano? Gusto niya ako. Ano mo gusto niya ang ulam na yun? Sayang nga, yakit kita sa labas. Huwag kayo magabala. Tony, okay, ha? Uy, hindi dili, ha? Talaga maganda ka. Okay, babalik na siya. Ano mo? Ibang iba siya ngayon, ano ha? Tignan ko kung lumiga. Talagang big shot ngayon eh. Ha? Hindi mo yata ako sinakiking doon eh. Ano kayo? Sabi ko big shot. Ano kayo? Bakit ba nagkakaganyan ka ngayon? Para ka natuka ng ahas. Hindi ka naman dating ganyan eh. Diba at baka papanda pa? Hindi ka naman sinisipon. At baka bulaklak pa. At tignan mo naman kung anong klaseng bulaklak. Aba naku, eh bulaklak ng pato na yan ah. Magagalit sa'yo naman yan. Kipulo daw. Ay ano? Kipulo. Ay kahit mong baupo eh, kaya tayo nawawala ng vegetables. Para minsan lang? Minsan lang. Eh ako labas-pasok dito sa bahay nito. Ako ba napag-uhula mo kahit na bulaklak man lamang ng ampalaya? So ayan ah. Baka tumubo pa yan. Tumubo? Roshi Bumubuto. Ako'y pinakilala sa isang komersyanteng may tinubuang pakalan sa mga alaman. Hindi ko akalain siya pala ay kontrabandista. Ayaw lamang daw dumisan ang kanyang mga kamay. Basta sa lahat, nakahanda akong maulina. Isang kondisyon lamang, ako'y tutulong sa kanya sapagkat malaki daw ang kanyang mga hinahawakan. Ngunit walang armas, walang kontrabando ng mga pala at dinamita. Yan ay pinagkayagyan namin. Siya ay pumayag at tinanggap ko ang una niyang mga order. Ipinangako kong magiging malihim ako tungkol sa kanyang kaalaman sa aming negosyo at ako ang haharap sa lahat ng mga katulong ko. Ngunit, lagi kong paalala sa kanya tapat ang bayaran. Isang araw darating din ang panahon at magiging kasinlaki din ang negosyo ko gaya ni Mr. Rodolfo Vidal. Parang alakan, ngunit gaya ko rin. Gano'n mang kahigit ang ating mga gaway, meron akong hindi nakakalimutan. Yan ay ang kaarawan ng pagyaw na ating ama. Kaya, noong isang araw, na ako'y may isang mahalagang lakad na dapat ang sikasuhin, ipinagpalitan ko na, upang ako'y makadalo lamang sa pagdarasal sa bahay. Ipinaupaya ko na kayo ito rin ang aking gaway, at dali-dali ako magtungo sa bahay na. Kala ko hindi ka nadarating.
maaari po ba nun po. Kahit pangako natin sa tatay na si Henry Press, sabi ng tayong tama tayo. Kami magkakasad po natin ng mga kapatid. Hindi, ano yung sabihin ng nanay? Eh, alam mo, hanggang ngayon. Baka sakali kung hindi ka na nakakaalala. Aba, lahat ang parang makakalimutan nila yan eh. Ulit ang nagsasari ng tatay, ay hindi. Di ba? Eh, makasagot naman ako sandali. Maaari ba rin ipakipasa mo lamang yung karne dito, eh, May. Matagal na po, hindi madagapuan ito, eh. Bakit yata siya naman yun? Nakal siya ng mga anak. Bakit? Talaga naman maganda siya na yun. Ano po maganda? Eh, tumatanga nga may isda na kami lahat dito, eh. Hindi. Kuminsa-minsa ka lang maparito, tatanggihan mo pa ako. Okay, sige. Mabahala. Yan ay bigay ni Steve Yang. Hindi pa rin nalilimutan ni Steve Yang ang tsokolate. Ay, so parang nalilimutan eh. Yan ang pinag-aawalan natin ng mga bata pa tayo. Ah, pala. Napakalawa mo ka eh. Tsokolate mo. Sena, hindi na ako magtatagal. Sali na. Wala ka na ako. Sali na pala. Ay, ito ang kitchen pet. Pumilaan mo na. Oo, yun. Kunti bagay lang. Sa import and export ka ba? Oo, pero mahirap sa atin ngayon itong import control eh. Oo, kami rin eh. Nag-hirap dito eh. Ay, bakit naman? Oo, eh, yung tinatawag na isda control. Eh, Sena, kung ano naman ang kailangan mo eh, pagsabi mo lang sa akin. Oo, oh, ano po ba naman ang kailangan ko? Yung bang madalas na dumalaw sa rito, tama na para sa amin. Magaryo, Father, halagan na ako. Oo, ay nag-iisip na naman sa rito, Father, eh. Huwag ka naman kalungin mo. Aha. Maalala ko nga pala. Eh, may sinasasabi sa iyo si Padre Juan. Hindi mo kaya siya sa iyo. Father! Ano kaya? Ano ba? Yung gol at saka rin. Alam mo yan, hindi lang pumunta nito. Eh, baka makabigat sa kanya. Hindi, hindi, Father. Basta para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Maibibigay mo ba yung bola? Nang hindi lang yun. Bibigyan ko siya ng check at siya ng balang mamili. Kaya sino magbibigay sa iyo? Eh, di ang galing nyo? Oo, oh, inang. Talagang maasang ko itong aking brand. Eh, inang, kasi sasabihin na si Emi at meron tayong pag-uusapan, ha? Tony? Inang? Sorry? Saka na, ha? Alis na kami.
Ano malulungkot? Kasama ka sa akin, mga lutas. Amang ganyo? Salamat, Padre. Hindi sa akin nagmamadali, ngunit kailan kumasa? Alam mo, Father, ako may check rito. Ngunit ito ay nasa pangalan ko. Kaya kung gusto mo naman ay lilipad ko na sa'yo. Pati lalong magaling at nadali. Matutuwa ang kuran yan, lalong-lalo ng mga bata. Alam yung mga bata nyo, dapat naliligpit. Ngayon meron na kami rito isang makakaakit sa kanila, yung marami na papa. Alright, Father. Salamat. Hindi man daan. Hindi naman ganito kalaking halagang kailangan ko ah. Eh, ano naman ang difference nun? Hindi ang magiging kalabisan niya eh. Gagamit mo sa ibang mabubuti mong gawain ah, Father. Abin ako'y nagmamadali. Wala. Ah, Emeng. Sorry, Father. Tungkol sa salapin ito. Huwag ka sana magagalit ah. Alam mo, hindi pang karaniwan sa atin ang kanang humawak na ganitong kalaking halaga. Aba eh, yun yung araw, Father. Pero may bago ng panahon. Hindi niyang pagbabago niya ang gusto kong malaman. Ano pa talagang hanap buhay mo? Negosyo? Negosyo, yun yung negosyo na gusto kong malaman. Alam mo, matagal tayo hindi nakikita. Nakikibalita lamang ako. Teka mo na, Father. Ako ba'y pangangaralan mo ngayon? Ako'y nagsisiba. Hindi, hindi mo ganyan. Ang nagsasalita ngayon ay hindi isang pare. Kung hindi ang kapatid mong panganak. Saan man talaga nang galing ang salat mo? Teka mo na, Father. Ilang halaga hindi naman magbabago ko sa saan hindi ko sasabihin sa'yo kung saan ang galing. Yan eh, napita ko sa buwan. Marami pa yan. Kung gusto mo pa, titigyan kita. I mean, hindi ako nagbibiro. Kung sakali hindi ko sabihin, eh bakit naman yung mga sabi sa akin? Hindi, kung sakali lamang hindi ko sabihin sa'yo, God. Hindi ka mamahapan niyo kita. Sa mga tuwi, hindi ka dapat ang aking salapin sa inyong banal na gawain. Ang hirap sa inyo, Father. Kailangan nga nandili mo siya kay Pandelicalia. Taray! Huwag yung mo sinabi mo. Ang nasabi ko, hindi ko naman ibawin pa. At sa lahat ng bagay na kinainisan ko, yung taong mo siya. At kabilang kalaron. Eh, may nagsasalita ngayon ng isang pare. Kung hindi kapatid mo nakakatanda sa'yo, sa checking ito, hindi natin pinag-uusap kung siya nakatatanda sa atin. At kung saan ang galing ang kuha lang ito. Sinabi ko kanina nang nangangailangan ka. Ayan, sa'yo na! Lumabang ka, Emeng. Sorry. Nilarandam ko. Nilarandam ko eh. Nakalimutan ko akong sarili. Ito ang salapin mo. Pinipat ko rin ang buhay. Ako na kung pwede na rin. Mabuti ang pinupong mo ito, hindi na ka. Aray. Kamusta ita? Mabuti kaya, daling ka na namin sa ospital. Baka lumala ko yan. Natalin niyo ako sa ospital. Wala naman tayong ipapayad doon. Okay, pabihan mo na't ako ang bahala. No? Pinatawaran din namin mong gusto yung ating labat. Bibigit na. Ano ko ang gagamitin? Sasama na lamang ako rito kay Tony. Eh, hindi na ako kailangan yun eh. Meron naman sari si Ron. Mari mo tayo makiusap doon. Nangako naman si Emmy na siyang tutulong sa akin. Eh, kung si Emmy nga asama, baka nakalimutan na nun. Alam mo, maraming ginagawa yun eh. Hindi makakalimutan na yun. Eh, kung hindi ba si Emmy nga magsasama sila, hindi ba kaya? Nang pangako niya sa akin eh. Kaya maninog mo na ako at nag-aayaw na kaka.
isang katatanong dyan, ay sabi sa akin dito ko rin madalas kumakain. Oo okay, nga, dito ko nananangali kong mission sapagkat dito ko natatagpo ng mga kanegosyo ko. O, kumain ka naman. Salamat sa kisa. Tungkol ba kay Oring? Hindi lang sanay pangakong saan yung tutulong ko nga. Mukhang kailangan na magirahin niyo. Oo, natatakot na. Ilang naman yun. Eh, yun eh, makukuha sa tapal-tapal. Eh, bakit ba yung mga matatanda nung araw? Hindi makukuha sa tapal-tapal yun. Talagang kailangan na magirahin. Saka sa totoo nila mo, napainiwasan ko na yun. Tulong-tulong eh. Kasi nagbubuhat na hindi mabuti. Bakit naman? Eh, si Padre Juan, ang sakal natin kapatid, tanungin mo siya. Bakit? Ano yung narinig? Saka mo malalaman. Hindi nga, ano yun? At saka isa pa, hindi ba ikaw may kursada kayo rin? Eh, di ko gumana na medyo. Wala mo kasahan. Sa makatwid eh, ikaw na nga ako, ako ang gagawa ng paraan. Eh, kung gusto mo ba, edi, ako ang bahala. Tama nga pala yung katabong ng mga tao. Ang tao rin nagtatagumpay ay tinitigas ang kalooban. Tamahan nyo na, sir. Babayaran ko lang ito. Alam ko na ho, ito. Maripag-ibig ka sa mahal. Ha? Narinig mo ang sabi ng doktor. Kung hindi ro natin na agad dyan, maaaring bumalat, tuloy ka na magbulag. Ang bait ni Emin. Ha? Si Emin, kago ang bait. Ang bait? Hindi niya nakalimutan ang pangako niya sa ato. Biro mo, mas hindi yung siya napaparito nito. Naalala pa niya ito na ito papagamit ko. Ano mo? Ah, bakit to? Hindi ba sila yung nagbigandang loob sa akin? Oo, Ori. Si Emin na. Ang mabuti magpahinga ka na. Sa loob ng 5 araw na alisin natin yan. Ay, magaling ka na. Sana pumarito si Emin at nang pagpasalamatan ko siya. Dadalhin kita sa salas sa buong kamutan mo. Hinayot ako na alam ko naman ang bahay. Magpasensya ka na, anak. Hindi mo ba kailangan doktor sa ospital ang alis ng benda? Isang bagay. Ngunit natitiyak ko namang mabuti magiging resultado ng aking pagkakabos-bos kaya maaari na rin dito. Alam niyo, mabuti na agad natin ito at nadala niyo agad sa ospital. Si Emin na nakaisip nun eh. Ano? Hindi ba? Emin? Ano eh? Ah, oo nga, si Emin. Nanay, nanay, nanay,
tumatagal na ako. Salamat sa Diyos. At hindi na makapagin. Pero ngayon eh, ingatan niyo siya at mabuti naman at naging maayos ang ating pagkakabot mo sa kami. Salamat, Doktor. Maraming salamat, Doktor. Paalam na kasi. Maraming salamat, Doktor. Iyatid ko kayo, Doktor. Ay, binigay na ni Eneng. Ah, si Eneng din. Ang lahat eh, sinasagot pala ni Eneng. Mabuti nga yung ganyan. Tuwing umaga, nagpapasyal ka rito nang yung mata mo nasasanay sa liwanag. Ano, kumusta? Hindi pa ba sumasakit? Hindi na. Eh, ang ulo mo? Hindi na rin. Oh, eh, ganun pala. Eh, bakit pagka nandudong ka sa bahay, para ka matitigilan? Ah, wala. Naalala ko lamang si Eneng. Hindi ko man lamang siya napapasalamatan pa hanggang ngayon. Eh, mangyari naman siya hindi napaparito dito eh. Tara. O yan, umupo ka na may sandalan ka. Kung gusto mo. Iyaya mo ako rito, tapos nagagalit ka yata. Hindi! Ang sino nagagalit? Nakakita mo ang tunpo ay. Yung isak mo, baliktad. Alam ko, pinupukpo ko lang eh. Ano ba yung ginagawa mo? Hindi mo nakikita, nagtitilag. Para gawin baklag. Eh, bakit maliliit? O yan, tingnan mo ang nagagawa ko. Dahil sa'yo. Bakit ba? Oring, ngayon ako'y pagtatapat sa'yo. Kanina pa sa bahay, bago tayo pumunta rito, ay bumbu na sa loob ko na sasabihin ko sa'yo. Kagabi, naglasing ako, uminom ako ng alak. Ang akala ko'y makakatulong para magtapat sa'yo. Ngunit, sumakit lang ang ulo ko. Oring, wala ka ba nababasa sa mata ko? Wala ka nahalata? Wala. Tingin mo mabuti. Talagang wala ka nakikita? Wala eh. Tingin mo. Meron. Ano yan? Sabihin mo. Sige. Ano yan? Sabi ko na nga din. Mukha kang puyat. Okay, paano naglasing kami kagab? Puyat. Para nga! Sumama ka pagkakakwartahan to eh. Hindi, sana. Eh, yun naman pala pagkakakwartahan eh. Bakit po, sisa? O, sandali lang. Sosoli ko lang to, ha? Hindi, dadalin mo yan eh. Ha? Dadalin mo. Bakit? Mangingisda ba? Oo. Mangingisda na rin yun. Ayun naman pala eh. Ayun ang oras yun. Pero magdamagan lang to hanggang bukas ng umaga. Undok ko. Eh, tipa. Kaya kung gano'n. O, tara na. Tara na mga kasama. Sagama ng Tony. Tama na ako magsasabi sa nanay mo, ha? Tony! Ba'y kasama? Ito naman palang barkada nito, eh! Kasama ba kayo lahat? Oo, pala, Tony. Ba'y mukhang malaking lakad po, pati si Bilsing kasama! Hindi pa ako na-examer yan, ha? Sige na kayo, ha? Tara!